Hindi raw tama ang pagtapos ng isang buhay dahil ito ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga o sangkot sa iligal na kalakalan. Ito ang prinsipyo ng alkalde ng Capas Tarlac na si Mayor Reynaldo Katakutan. Sa bahay ng Capas, sarili ko to, kaya ako ay nagtayo ng isang bahay pagbabago dahil ayaw ko ni isa sa aking mga kababayan na mawalan ng buhay. Sapagkat ang tao pag nawalan ng buhay, hindi lang siya ang kakawawain, ang kanyang mga magulang, asawa at buong pamilya ang magiging kawawa at masasakripisyo ang kinabukasan. Ang Capas ay isa sa mga itinuturing na naging kaantabay ng kapulisan sa ilalim ng pamumuno ng dating director ng Central Luzon Police at ng kasalukuyang Philippine Drug Enforcement Agency Director na si Chief Superintendent Aaron Aquino sa pagsugpo ng iligal na droga sa Tarlac. Isa sa mga proyekto na nagawa nito para sa bayan ay ang Bahay Pagbabago, kung saan kasalukuyan ang rehabilitasyon ng mahigit 200 drug surrenderees. Director General Aaron Aquino ng PIDEA, na isa sa mga nalaking naitulong sa Central Luzon ay ang pagpapatayo natin ng isang Capas Reformatory Center na may kapasidad na mag-accommodate ng mga 200 na katao. Sa totoo lang, sa kasalukuyan ngayon ay umabot na mahigit na ng 900 ang aming na-reform sa bayan ng Capas at mga Karatig Pook. Isa naman sa mga hinahangad ng lokal na gobyerno ang pagdedeklara rito bilang isang drug-free municipality. Naniniwala naman si Mayor Katakutan na makakabuti ang war on drugs ng administrasyon. Ngunit para sa kanya, maaaring maiwasan ang mga patayan na nagaganap sa bansa. Dahil dito hinihikayat ng alkalde ang iba pang syudad at munisipalidad na bigyan ng prioridad ang pagpapatayo ng mga reformatory centers. Pasen po natin ang mga problema ng mga patayan at paglalapa at pag-aabuso ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa aking mga kapwa lingkod bayan ay siguro po mas maganda nga ay seryosohan natin ang pagtatayo ng isang Capas, ng isang bahay pagbabago o reformatory center. Upang sa ganon ay matulungan natin na magbago ang ating mga kababayan na sila po ay nagiging biktima ng ipinagbabawal na gamot. Sa ngayon ay nasa mahigit 900 ang drug surrenderees sa Capas na sumasailalim sa iba't ibang programa tulad ng community service. At ang iba naman ay nakapagtapos na at nabigyan ng sariling kabuhayan. Ito po si Jed Manaloto, nag-uulat para sa News 3.